Hello guys, nakalakaw na ko. And most definitely, kahila ko na sad ko. Kaya nga no, I'll be missing Sophia. Maski 3 days lang mi nga nagkauban, knowing myself, no, knowing me. Ingana ragid no, kahila ko na sad ko no, kay mamingaw ko sa iya. Actually, nag-talk me ni kuya, ang katong caretaker dito, no, katong lalaki, nga ang igsuon sa owner ni Sophia, no, nga tuas ako tabato, nga muuli lagi karong April 10, decided to, ano no, have decided to get Sophia. So, actually, dalahon daw si Sophia sa Talomo, kay tuwa dito ang iyahang anak. So, naa naman din ni anak si Sophia, no? So, ang ihang anak to sa Talomo, dito sa igsuon sa ihang owner. So, I think, no, they saw my videos, they saw all my videos, and yun nga, no, naging aware sila sa Animal Welfare Act. Nga, kana dapat, no, diligid pasagdan and all, no, nga to ang mga far babies. And niingon sad si kuya sa ako ganina nga, kaning si Sophia is really palangga gyud sa owner talaga. So naklaro man ako sa TV na nagsasabi siya ng totoo. Wala lang gid ako mga video ang amo ang conversation kasi pasigma lain si kuya, no. So kato gipangayo man ako ang address na kung asa in case. So supposed to be dapat today unta ko on si Sophia, but wala na hinayon, no, kay murag nagproblema daw sa sasakyan. So ako kay giingnan si kuya na in case man nga wala man gyud na dayon today, so tomorrow man gyud na ang ilahang unahon is patambalan gyud ang tenga talaga ni Sophia, kay you know, para ma-address ang concern, no, sa katong ginaingon nako nga sugat sa iyahang tenga. So kana na ako'y videos, no, I will be posting later. Very emotional. Kay nag-take og video with Sophia, and then higda gid siya, no, sa ano, no. Nihigda siya sa balas kay nagpa-baby na pud siya. And ako asyang giingnan na I will be seeing her again. Gikuha na ako ang iyang address, and you know, napalangga na ko siya na happy kay ko nga nagkailami, no, even for a bit. So kana, let's all pray for Sophia, and ma-monitor lang mang gihapon ato siya, no, kung asa man siya dalahon.